What's up, LNSP Manuel here, and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, since nandito na ako sa Randvel, meron sana akong gustong patulong kay Randvel. Papatulong sana ako kung paano mag-resell, kasi parang medyo sablay ako talaga mag-resell. Diba? Palagi akong lugi. Diba? Hindi ko naman kasi talaga siyang sineryosong mag-resell. Pero, yun nga, ito, nandito si Randvel. Papatulong tayo. Let's go! At ayun nga guys, no? So nandito na nga tayo sa Randvel at tulad na sabi ko sa intro kanina, magpapatulong ako kay Randvel kung paano ba mag-resell ng sapatos, yung tamang way. Kasi nga parang ako, ang daming beses ko na nasunog, no? Meron akong binili na parang gusto ko i-try i-resell pero wala. Medyo flop yung mga napili ko mga sapatos. Anyway, bago natin simulan yan guys, palike muna itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga pinapakita nating mga solid na mga sneaker deals. At kung mahilig ka din sa mga food and travel, i-check nyo rin yung isa ko pang YouTube account. Nakaka-start ko lang, no? Eto siya. Okay? At mag-i-enjoy din kayo sa mga food trip yun. Anyway guys, simulan ko na, no? Andito na si Boss Randvel. Teka lang, medyo busy pa, no? Medyo may kliyente pa siya doon, no? Pero syempre, gusto natin malaman paano siya nagsimula, di ba? Paano siya nagsimula at paano niya na ipundar itong napakagandang store niya, di ba? So, teka lang. Sisimple muna tayo. Medyo may kausap pa siya doon. Antayin muna natin, di ba? Anyway, guys. Ayun na nga. Sana makakuha tayo ng mga tips kay Randvel kung paano ba yung tamang way para mag resell ng mga sapatos. Kasi nga, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, marami na akong nasunog. No, karamihan pa ng mga binibenta ko, puro mga palugi. Okay? Anyway, ito, mukhang patapos na siya. So guys, ayan, nandito na nga tayo. Welcome back. Thank you. At sa pag-entertain sa akin dito sa store mo, alam ko, busy-busy ka. Boss, dito ako kasi, papatulong sana ako sa'yo. Gusto ko sanang mag-start ng resale. Paano ba? Kasi nagsimula ako talaga. Kaso nga lang, palagi sunog eh. Palaging talo. Mahirap din kasi i-predict talaga yung market lalo pag Ang laki na nang natatalo ko sa mga buy and sell, sa mga resell na yan. So hihingi sana ako ng tips sa'yo kasi alam ko nagsimula ka rin sa pa-resell. Kaya tinan mo naman ngayon, di ba? Big time na eh. Alupit eh. Baka may sikreto ka naman dyan na gusto mong ibigay. Ano bang sikreto? Siguro. Ngayon, honestly ngayon, kung mag-i-start ka this year, medyo challenging siya. Hindi naman sa gusto kita i-discourage or kasi naman yung gusto mag-start. Hindi, okay lang. Resell. Ngayon, mas mahirap mag-resell ngayon, sa totoo lang. Oo, actually, pansin ko eh. Dahil maraming kalaban. Una-una kasi madami na rin resellers. Oo, okay, para feeling ko mas marami ang reseller kaysa sa bumibili. Diba? Nagre-resell, tapos syempre ang pinakamahirap na part kasi sa reselling is yung pagkuha ng pair na profitable. Kasi unang-una may rules dyan na kapag bibili ka ng mga pairs na ganas, one pair lang per customer. One pair, syempre. Tapos, pero merong nakakaano dun eh, may mga nakakalusot sa ganung proseso na discarte. Kung sa online ka bibili, kalaban mo mga bots, mga software na bumibili ng maramihan na ganun. Kasi marami kang pwedeng pagkuha ng sneaker. Pwedeng online, pwedeng in-store. Pero yun nga lang, bawat source na yun, may mga kalaban kang Tapos may limitations din. So, okay, nandun na tayo na medyo mahirap. Pero siyempre, kunyari, may gusto mong try. Ano ba yung mga mabibigay mong tips na ano? Like for example, ikaw, paano ka ba nag-start? Nag-start ako hindi talaga legit yung unang binibenta ko. Kasi college ako nun. So medyo limited yung funds ko. Yung time na yun kasi hindi pa naman ganun ka dito sa atin sa Pilipinas yung kalat na kalat yung mga Jordans na na sapatos. Kumbaga hindi pa maraming nahihilig. Ano yung mga 2016 ba yan? 2015 meron? Mga ganun. Ang puso yung mga Roche, Janoski, parang kapanahonan na yun.
yun yung mga sinusuot ng mga tao. Okay. So nag-start ako sa Janowski na ano, na fake. Ah, fake. Okay. Sa ano, sa Captain Marco na binigyan. Okay. Parang kasi ng mga time na yun, kailangan ko ng pera kasi college eh. So kailangan may extra ng pera. So yun. Okay. Try lang ako sa Captain Marco na binigyan ng fake. Tapos pina... Busy lang talaga si boss, no? Yan talaga, pagka, ano, businessman, diba? Busy siya, pero, turn lang natin. Ayan. Sorry, sorry. Okay, okay na. Nag-start pa ako sa Janowski na fake from, ano, Cartimar. Okay. Cartimar, okay. Nabili ko around 600 pesos lang yung okay. Fake na fake. Pero hindi ko siya binenta directly na yung kung ano yung nabili ko. Okay. Pina-customize ko siya into, ano, yung Galaxy na design. Kasi okay. Puso yung mga Galaxy. So yun, pina-customize ko. Parang total cost ko dun sa sneaker na yun, 1.5. Tapos okay. Pinlip ko sa mga, dun sa school ko ng 3,000 pesos. Pwede. So, nag-start ako ng 3 pairs. Oh. Yung 2 pairs, nabenta ko yung isa, medyo nahirapan ako. Oh, pero nabenta mo rin eventually. Okay. So, dun nag-start yung idea sa akin ng reselling. So, okay. Few years after. Paano ka nag-move from yung mga fake tapos ginawa mo ng legit mo? Yun, parang mas naano ako dun sa market ng ano eh, yung mga Jordan, yung mga Yeezys. Kasi parang biglang nag-boom yung ano, culture. Yeezy nagsimula tapos Jordan 1. Oh. So yun, parang mas inaaral ko yung ano. Sistema na. Paano ba makakuha ng sneaker for retail? Kasi yung pinaka-importante, yung makuha mo isang sneaker for retail. Oo, kasi kung hindi, lugi ka na kagad eh. Oo, kasi for example, mga Jordan 1 lows, retail price nito nasa 5,000 pesos. 4,995. Yeah, yung ganito, 4,995. Yung mas maganda na ano, yung OG cut, yun, nasa 7,000 yung Starfish. Oo, yun. Neutral gray. Pero ito, 4,995 lang ito eh. Pero tapos, makikita mo ngayon yung iba, di ba? Magkano? Nung mga time na yun, pag nakakuha ka nito for retail, pwede mo mabenta from 5,000 pesos or 6,000 to 7,000 pesos. Pero kung, ang ano kasi, Jordan kasi, pag lalo pag maganda yung colorway niyan, after a year, tumataas yung price. So kung nabili mo ito ng 5,000, tapos after a year, nasa'yo pa rin ito, pwede mo siya mabenta at 10,000. So isa rin dapat matutunan mo sa ano pag-resell is kung kailan ka dapat magbenta ng sapatos. Okay. Kung dapat pa ibenta mo siya kaagad or kahit dapat palugi na or dapat ibenta mo siya after a year, after ilang months. Oh, kasi sa akin nangyari sa akin yung mga yun eh. Ang dami kong nabenta. Tapos nakita ko, after a year nga, yung mga presyo ng mga nabenta ko, grabe, nag-skyrocket. Parang dumoble pa, so parang kamo talaga ako sa ulo eh. Yun kasi, una, mahirap i-predict yung market. Syempre. So yun, una, dapat matutunan yung paano makuha ng sneaker for retail price. For retail price. Pwede kayong ano, mag-try online sa mga retailer website. Tapos, pero hirap kasi talaga eh. Mahirap. Lalo na yung mga raffle, parang isang beses lang ako nanalo ng raffle na hype. Travis Scott na Air Force One sa ano pa yon sa Commonwealth pa yon, doon ako nanalo. Yan lahat matutunan niya paano kumuha ng sneaker for retail price. Either yung ano first come first serve na online. Sumali kayo ng raffle kasi di mo, you never know. Mananalo ka, makachamba ka na. Halimbawa ito. Oo. Lalo na yung mga nanalo nito, no? Retail price, 10,000 lang to. Na. Tapos ngayon, 200,000 guys, kung nakabili ka nito ng retail price na 10,000 pesos. Times 20 lang. Diba? Sarap! Diba? Sarap! Makachamba nito, diba? Kailangan mo matutunan paano kumuha for retail price ng mga sapatos. Kailangan mo matutunan paano rin magbenta. Okay. So, kasi, paano ba? Saan ka, ikaw, like for example, saan ka nagbibenta? Facebook? Nung nag-start pa lang ako, may mga different platforms kasi yun. May mga Facebook groups. Mm-hmm. Tapos may mga selling apps like StockX, then pwede kayo doon. Pwede kayo mag-consign sa mga stores. Tulad namin, nag-accept kami ng consignment. Nabawa, nabili nyo to for 5,000. Pwede natin ibenta sa store ng mas mataas. Yung nga lang, may cap yung store namin. 10% kayo, di ba? 10%.
tulad lang din ng mga apps na StockX. Pero parang ang hirap na ngayon, lalo na sa StockX. Kasi parang ang laki na ng mga binabawas eh. Oo, kasi unang-una StockX International yun eh. Oo. May babera na shipping fee, tapos yung seller fee ng StockX. Meron. Dati nagbibenta rin ako, mga almost 2 years ago nagbibenta na ako ng sa StockX. Tapos, kumikita naman ako dun, pero parang nagdagdag sila ng mga charges. Oo. Na parang, sabi ko, parang ngayon, kala mo ang laki ng presyo, pagka minus na lahat, plus yung, konti na lang yung matitira sa'yo, so parang wala din. Minsan, bariyang-bariya na lang, so parang sayang yung effort, bibili ka, upuhunan ka, tapos magkano lang yung balik sa'yo. Kuha mo yung bayad, ilang weeks pa. Ilang weeks pa, so medyo ano, ngayon medyo hindi na nga masyado. Sa Goat, never ko pa na-try. Sa Goat. Kasi sa Goat, minsan may mas magandang ano, prices para dun sa sneaker. Ah, kaya kailangan i-compare mo saan mas okay magbenta para sa isang specific sapatos. Ah, okay. Minsan okay. Mas mataas sa StockX, minsan sa Goat. Okay. So yan, pwede ka magbenta sa mga apps na gano'n, sa Facebook group. Or, ito, maganda pero long process siya. Yung build your ano, own brand na reselling ano, yung sneaker shop mo yun, sa Facebook page, Instagram page. Kasi once na ma-ano mo yun, ma-develop. Kasi number one talaga market. Kasi yung trust eh. Diba? Kasi siyempre ang daming ang mga nagbibenta. Okay lang naman magbenta ka ng fake kung declare mo na fake yung binibenta mo. Pero kung fake yung binibenta mo, tapos binibenta mo ng legit, ibang usapan yun. Siyempre, naloloko ka na nun. Dapat mag-declare ka ng fake yung binibenta mo, yun, okay lang yun, walang problema yun. At least alam nung bumibili na fake yung binibili nila. Diba? Hindi ka naloloko. So, yun nga, lalo ngayon, ang daming fake. So, parang nakakatakot kung hindi mo kakilala. So, dapat talaga mag-build ka ng pangalan mo. Yun, importante kasi once na mag-grow mo yung, ano na, yung brand mo online, yung tao na ilalapit sa'yo. So, mas madali magbenta pag nagano'n. Yun nga lang, mahabang proseso siya. Kasi syempre, kailangan mo ng, ano eh, syempre following din sa mga Facebook or syempre, sa Facebook. Importante yun. Okay. Tapos, promotions, marketing. So, ang laki, gano'ng katagal, no? Bago mo na, like for example, sabi mo nag-start ka mga ano, 2015, 2016? First ako nag-start mga 2016, gano'n. Uh-huh. Pero ano lang yun, try lang. Oo, pero yung so, medyo kinirir mo? 2019, early months ng 2019. Okay, so bago-bago lang rin, parang 3 years ago. Gano'n. Okay, 2018, so, parang ano na eh, nire-ready ka na yung sarili ka. Tapos finally in 2019, doon na ako nag-full blast na talaga. Okay. Nag-decide ako na start na okay. Tapos yun, kailangan mo after mong malaman yung ano, paano makakuha ng sneaker for retail, pang magbenta. Okay. Dapat alam mo rin yung market, that aware ka rin. Okay. Kasi siyempre, alam ba, may nilabas na ganito. Kung marunong ka magbasa ng market, parang alam mo kung kailan siya ibibenta. Okay. Dapat ba ibenta mo kaagad habang mataas pa? Or ibenta mo after ilang months kasi alam mo tataas siya. Kasi depende rin yan kung marami yung nirelease, diba? Kasi kung marami yung nirelease na pair, matagal yan bago tumaas. Yes, diba? Pagka konti lang yung pair, yun, pwede mo kagad benta ng mahal yun kasi talagang konti lang. Yun. Kasi katulad like for example, diba, may mga sapatos na ang taas ng simula, biglang baksa. Like for example, yung patent brands. Unang labas yun, ang taas. Usually ganun naman ang price trend ng mga sneaker. Nag-start ng mataas. Tapos pag nag-release na lahat ng bansa locally dito and nagbababaan. Kasi dumadami na. Gusto magbenta ng pairs. So, dumadami na 'yung supply. Tapos dumadami na 'yung supply pero 'yung demand konti na lang. 'Di ba? Pero meron din naman mga sapatos na sitting kasi hindi mo alam biglang tumataas. Ako ilang beses ko napansin 'yun. Ang dami ko, siyempre alam 'yung ano ko YouTube ko, 'di ba? Pupunta ako sa mga stores. Dami ko nakikita doon. Iniisip ko, bilhin ko ba 'to? Hindi, mahal 'yun. Tapos, eventually, nakikita ko,
triple. Na after ano, ang taas na ng presyo. Number one, yung Jordan 4 na... Black Cat. Sitting yun, nagsisale pa nga yun eh. Oh, yung Black Cat. Pati Cool Grey na Jordan 4. Oh, taas na rin yung Cool Grey. Yung Cool Grey na Jordan 4, nasa mga outlet pa yun. Tapos, walang pumapansin. Ngayon, nasa magano? 400. 400, oo. 400 na. Yung Black Cat is number one. Talaga yung pinaka-nakagulat eh. Kasi walang talaga pumapansin. Oo. Tapos biglang ang taas. Ang di pa maganda leather nun. Parang ano lang yun. Ano bang? Parang ano bang material? Parang... Kasi pangit eh. Oo. Parang pangit yung material niya eh. Yung ano, tapos meron din mga iba na kala mataas. Tapos ang baba ng value niya. Tapos after long term, tumataas like yung ano, yung fire, ay ano yung breads na Jordan 4. Pero ako noon, nabenta ko lang yata ng mga 10,000. 10,000. 10 or 11,000. Ngayon magkano na? 20,000 na 'yon. Although okay lang sa akin 'yun kasi nga nakuha ko naman siya ng retail. So, tumubo pa rin ako kahit paano. Pero kung nakapaghintay ka, maximize mo 'yun. Diba? Tapos meron din minsan naman nagsesale katulad nung nakachamba ko yung Jordan 5 na Fire Red. Nakuha ko yun ang sale. Tapos binenta ko sa StockX. Oo, pwede ka rin kumita sa ganun. Oo. Yun, ginagawa ko rin dati yung wala pa akong store. Oo. Sa check-check ka sa mga, ano, sa mga outlet kung ano nakasale. Oo. Pwede mo kumita din, 500 to 1,000. Oo. Mas pwede swerte na. Ka. Masigit pa din sa account na yan. Dati may time na ano eh, ginagawa ko, di ba? Since alam ko yung mga sale. Yung mga LeBron, kasi yung mga big size, tapos benta mo sa StockX. Pero ngayon, hindi na ubre. Nagsicheck ako, sabi ko, baba din. Kasi feeling ko, ang dami rin. Kasi naglabas, ikaw rin naglabas ka ng video ng StockX, di ba? Ako, naglabas din ako ng video ko sa StockX eh. Parang simula na, ang dami na rin yata nag-rente sa StockX ngayon. Kaya nangyayari, pati sa StockX, bumababa yung mga value. Kasi nga, ang dami na rin nagbibenta doon. So, ang dami na nagbibenta ng pababaan na sila. Siyempre, bumili na stocks. Ayaw nilang matenga yung pera sa kanila. Nire-release na kahit mababa, basta mabenta. So ngayon, ang baba ngayon ng value. Kaya ngayon, hindi na ako masyado nagbibenta sa StockX eh. Kasi hindi na masyadong ano eh. Kaya, importante rin, dapat alam mo, lalo pag nag-start ka tapos medyo limited lang yung capital mo, alam mo kung anong bibili. Kasi kapag bili ka lang ng bili, hindi mo alam, hindi pala mabenta yun. Mag-end up ka na bibenta mo yung palugi, break even, yun ang mas ano dun, ibenta mo siya ng palugi. Yung ganun yung nangyari sa akin, ang dami kong bentang palugi. Kasi kailangan mong mabalik yung puhunan. Kasi hindi mo mababalik yung puhunan, may stock up ka dun sa sapatos. So guys, cut ko muna to dahil masyado nang mahaba. Abangan nyo yung part 2 guys, marami pa mga juicy, mga advice na mabibigay sa atin si Randrell.